Hello, magandang araw po. Welcome to my YouTube channel. Kung ikaw hindi pa nagla-like at nagsasubscribe, please like and subscribe. Salamat po. Kung ikaw ay new mother or ikaw ay may anak, so dapat natin malaman itong pag-uusapan natin ngayon. So, ano nga ba yung pag-uusapan natin for today or yung dapat mong malaman ngayong araw na ito? So, ang pag-uusapan natin is ano nga ba yung abusive head trauma or yung shaken baby syndrome? Ano ba ito? So, kung gusto nyong malaman at mapag-usapan natin ito, ay patuloy lamang po kayong manood sa aking video sa araw na ito para maintindihan nyo kung ano nga ba yung shaken baby syndrome na sinasabi ko. So, ano nga ba yung abusive head trauma or yung shaken baby syndrome? Ito ay pinsala na nagiging sanhi na matinding pag-alog or pagtama sa isang matigas na bagay ng ulo ng ating mga baby or ng ating mga sanggol. Minsan, bilang magulang, pagka tayo ay masyadong napapagod na at bilang biglang new mother, medyo nai-stress tayo, minsan umiinit yung ulo natin pag umiiyak na agad ng sanggol natin. Kaya minsan, ang nagagawa ng magulang is yung naaalog natin na malakas ang ating mga baby or yung pinipilit natin silang iduyan ng malakas. Ganun lang kalimitan. Di ba dito naman sa Pilipinas, pang patulog natin sa pagpatahan sa mga baby, yung inaalog-alog sila ng malakas, sinuduyan-duyan sila ng malakas. Yun pala, is hindi pala maganda yun dito sa ulo ng ating baby. Hindi rin pala ito na nakakaganda or may masama pala ito madudulot sa ating mga anak. So, ang pag-alog ng napakalakas or yung nakakapinsala sa ating mga bata ay isang uri ng pagmamalabis sa bata. Kung ang sanggol o bata ay naaalog ng napakalakas, maaari makapagbigay ito ng problemang panghabang buhay na niya. Kaya, tulad ng una is yung maaari itong makapinsala sa utak niya. Pangalawa, maaari makapagdulot ng permanenteng pagka-disabled niya at tulad ng pagkabulag or yung paralysis. So, ang pangatlo is maaari naman magpinsanhi ito ng pagkamatay ng ating mga sanggol. Kailan ba ito nangyayari, itong shaken baby syndrome na ito? Nangyayari ito is yung katulad nga na sinabi ko kanina, pag nagiging mainit yung mga ulo natin, mga magulang, or yung tagapag-alaga sa bata, sa dami natin ginagawa at iniisip, nagiging naaaring naging pagkasapilitan natin inaalog ang ating mga sanggol, yung mga pagyugyog, pagduyan, ayan, nagiging nangyayari ito. Ang pangalawa is yung sapilit ng pagbaba natin sa sanggol or yung pagbagsak, or minsan naman is yung sinasadya natin palang na ibagsak yung baby. Siyempre, mainit na yung ulo natin. Kakala natin, dahan-dahan lang yung pagbaba natin. Yung pala, prasadong pagbaba na pala yung nagaganap, diba? So, yun po. Or, at saka naman yung isa is yung pagtumatama yung ulo ng mga anak natin sa matitigas na bagay. Kunwari yung katulad nga sa pagbagsak niya, maaaring bumag siya sa floor doon. So, yun yung mga nangyayari ito, itong ano na to, mga bagay na ito doon sa mga na-abuse sa mga baby. So, ang pag-alog ay nakakasama dahil sa mga una is yung bata ay tulad ng mga newborn baby, hindi pa nila kayang igalaw yung mga ulo nila. So, pag niyuyugyug natin ang ulo ng baby natin, niyuyugyug ng ganyan, possible yung ulo niya, ganun lang ng ganun. So, ano nga nangyayari? Is yung ulo, yung utak ng ating mga baby. Ayan ang nangyayari, di ba? Pag inalog natin ang baby, yung utak ng ating baby is maaari yumuyug-yug-yug din siya sa loob. So, ano ba possible mangyari? Di ba, napaka-sensitive ng ating ulo. Ito ngayon laging iniingatan natin. Pag yung ulo is nag-aalog-alog doon, magkakaroon na posibleng ma-damage siya or mag-bleeding.
At yun na nagiging ka magiging posibleng mangyari na magkakaroon ng mga paralisang manggaganap, diba? O yung nangyayaring hindi na makakakita ang mga sangkol, ganun. So maaari din naman pagka yung utak natin sa sobrang pag-alog niya, sa sobrang pagtama niya sa matitikas na bagay or pagbagsak niya, possible din yung utak natin ay magkaroon ng ang utak ng ating mga baby ay magkaroon ng pressure na magiging dahilan naman ng magkakaroon naman ito ng apekto sa ating mga utak. Na pagka naka-pressure ang ating mga utak is doon na yung magaganap yung mga hindi pagdaloy ng maayos ng dugo sa utak ng ating mga sangkol. So, kaya nakakasama po talaga yung pag-alog. Hindi po ito biro-biro. So, ano nga ba yung mga sinyales or sintomas na maaaring ang iyong anak ay nakakaranas ng abusive head trauma or yung shaken baby syndrome? So, ang una is yung hindi masyadong nagkagagalaw yung anak mo. Usually, di ba yung anak mo, malikot siya, ganun. Yung nagtataka ka na lang, ba't hindi masyadong nakilos yung anak mo? Dati naman, laging ganyan, galaw ng galaw mga kamay. Nagtataka ka na bakit? Parang hindi siya masyadong magalaw eh. Okay naman siya ng mula. Magtataka na lang bakit na iba ang kanyang mood ngayon. So, yun. Ang pangalawa is yung nahirap siyang patahanin. Iyak siya ng iyak. Irritable siya. Noong syempre, minsan hindi naman natin natututukan yung bata, yung mga anak natin. Pag nasa duyan sila, medyo malikot na sila. Hindi natin nararamdaman, bumabagsak mo sila sa sahig or nasa kama sila. Di ba, syempre, ikot na ng ikot, malikot na ang baby. Nahuhulog yung mga baby sa kama. So, yun, possible yan. Na mabagsak ang baby. So, yun. Hindi natin nababantayan na iyak siya ng iyak. Yun pala is, nauntunta pala yung mga ulo nila. Di ba? O yung biglang nagsuka ang baby mo. Kala mo, okay lang siya. Yung pala, suka na siya ng suka kasi nga, hindi mo naalala na sobrang pala siyang kinalog or nalaglag na pala siya sa duyan or sa kama, di ba? Yun po. At saka yung nagtataka ka, ang baby mo is hindi niya, parang gano'n na ulo niya. Hindi na niya ba madala yung ulo niya, parang latutay na yung ulo niya. So, possible, may head injury na siya or yung shaking baby syndrome. Tapos, yung isa pa is yung humihina naman ng ating mga baby sa pagdede. Siyempre, masama yung pakiramdam niya. Humihina siya sa pagdede. At yung isa pa is yung seizure. Tumitirik-tirik ng mga mata niya. Tapos, nagtaka ka na lang, ba't tumitirik-tirik ang mata niya? Hindi mo alam, nahulog nga pala yung anak mo. Nakalimutan mo, nahulog na nga siya. So, yun po. At hindi na rin siya makahinga. Nakikita mo, parang hirap na hirap na ang baby mo huminga. Tapos, nagko-color blue na ang kanyang mga skin. Siyempre, naubusan na siya ng oxygen sa utak kasi sa katawan. Kasi nga, baka possible, nagkaroon ng pressure yung utak niya. Hindi nakakadalo yung oxygen. Kaya so, yun nga, nagko-color blue na ang ating mga sangkot. Kaya po, bilang mga new mother, na nanood dito sa aking vlog is yung ingatan po natin ng ating mga sambol na hindi naman po okay. Iyak sila ng iyak is yung yuyug-yugin na sila natin ng sobra. Minsan tayong mga Pilipino sanay na ganun na itong papatulog natin yung pagyuyug-yug sa mga anak natin. Hindi po pala siya ganun kaganda para sa mga bata. Alalahanin po natin lalo na yung mga new mother dyan, ang mga nakakapanganak pa lang, yung mga baby, di ba? Ngayon, nasasanay na laging duyan. Tapos, syempre, ikaw ay nagse-cellphone. Hindi mo naiirita ka na, may ginagawa ka. Niyugyug mo na lang na niyugyug. Advisable pa rin naman sa mga, di ba may mga duyan na may pinipintot-pintot yun. Tapos, aalog-alog lang ng ganun. Okay lang yun. Basta, mahihinang mga pagduyan, paghele, okay lang po yun. Ang sinasabi lang po dito is yung sobra or yung mga sapilitan, yung mga kakala natin is
mabagal na pagkilos lang yung pala is bigla ang pagkilos or yung galit na dahil sa parami tayong inaasikaso. Yun po. Iwasan po natin yung tayo may mga anak is laging dumating sa time na lagi mainit yung ulo natin kasi minsan hindi natin nakokontrol yung ating mga kilos. So, maraming po salamat. Sana po ay may natutunan kayo sa araw na ito. Alam nyo na kung hindi pala siya ganun ka-advisable, mag-aalog ng ating baby. Kaya huwag po natin sanayin yun. Maraming salamat. Kung ikaw ay hindi pa nagla-like at nagsasubscribe, please like and subscribe. Thank you. Maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo. God bless. Thank you. Bye.